Sa detalye ng ating mga nagbabagang mga balita, inanunsyo nitong Martes ng gobyerno ng Malaysia na mananatili sa Movement Control Order o MCO ang Kuala Lumpur, Selangor, Johor at Penang hanggang Marso 4. Sa isinagawang press briefing, nilinaw ni Senior Minister for Security Datu Seri Ismail Sabri Yacob na ibinaba na sa Conditional Movement Control Order o CMCO ang iba pang estado tulad ng Sabah, Kedah, Perak, Negeri Sembilan, Malacca, Pahang, Terengganu, Kalantan at maging ang federal territory ng Labuan at Putrajaya. Bukod dito, sinabi rin ni Ismail Sabri na sasailalim sa Recovery Movement Control Order o RMCO ang lugar ng Perlis simula ngayong Pebrero 19 hanggang Marso 4. Sinabi rin ng senior minister na ang mga SOP at mga listahan ng mga negosyo na maaaring mag-operate sa mga lugar na nasa CMCO at RMCO ay katulad sa patakaran noong nakaraang taon. Kabilang dito, ang pagkakaroon ng mga social gathering gaya ng kasal at mga reunion dinner at iba pa. Maliban dito, hindi rin lilimitahan ang bilang ng mga kumakain sa bawat lamesa sa mga lugar na nasa CMCO at RMCO. Dagdag din ni Yacob na ang mga gawaing pang-ekonomiya sa mga estado na nasa CMCO at RMCO ay maaari nang makapag-operate simula alas 6 ng umaga hanggang alas 12 ng hating gabi. Sa ilalim rin ng mga nasa CMCO at RMCO, pinapayagan na rin ang higit sa 2 tao bawat private vehicle, depende sa kapasidad ng mga sasakyan. Gayunpaman, sinabi ng gobyerno na dahil sa patuloy na pagtatala ng matataas na kaso ng COVID-19 sa mga nagdaang araw, kung bakit napagpasyahan ng NSC na palawigin ang MCO sa mga lugar tulad ng KL, Selangor, Johor at Penang.